siya ay naniwala na isa lang ang Diyos. Siya, si Allah. Eh, sino ang nakakaalam? Ano yung alam yung kasalanan? Walang kapatawaran kay Allah. Yes, brother? Okay. Ang sumamba, ang kumilala, ang maniwala na merong ibang Diyos maliban kay Allah. Okay? Dahil si Allah ang lumikha sa atin, so siya lang ang may karapatan na siya lang ang sasambahin natin. Okay? Kaya ito ang maliwanag na pananampalataya ng mga propeta, nagtuturo na isa lang ang Diyos, ang ating sasambahin ay ang lumikha sa atin. Kaya sa Islam, isang katuruan, worship the Creator, not the creation. Okay? Kaya walang propeta sa panahon nila na nag-utos na sila ay sambahin ng mga tao. Pagkos, sila ay nag-utos sa mga tao na sambahin lamang ang ating tagapaglikha. At lahat tayo sa sarayon na kung sino ang lumikha sa akin, siya rin naman ang lumikha sa inyo. Sito sa punto na ito, maliwanag, isa lang ang tagapaglikha ng lahat ng bagay na nasa kalangitan, karagatan. Isa lang ang lumikha ang nasa kalupaan, nakikita at hindi nakikita, may buhay at walang buhay. Nagpakilala sa kanyang pangalan, tinawag siya ng mga propeta, sa kanyang pangalan, siya, si Allah. Okay? So yun yung isang pinakamaliwanag, at ito yung isang kagaanan sa Islam. Ang Diyos may pangalan na tinawag sa kanya ang mga propeta, siya, si Allah. Okay? At ang mga propeta, ang kanilang misyon, ang kanilang tungkulin, ang kanilang responsibilidad, ang anyayaran lamang ang mga tao na makilala nila at sambahin lamang nila ang tunay at nag-iisang Diyos. Okay? Kaya kung babalikan natin ang mga mensahe ng mga propeta sa lumang tipan, sa bagong tipan, ang mga propeta ay nagpahayag, pakinggan mo Israel, ang ating Panginoong Diyos ay iisang Panginoon. Ang ibig sabihin, kung sino yung ating Panginoon, siya yung Diyos na dapat natin sasambahin. Okay? At sa loob ng sa pananampalatayang Islam sa pamamagitan ng Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ang uling propeta, ang kanyang mensahe, sino man ang naabutan ng kamatayan na ang kanyang huling sinabi, ang kanyang huling paniniwala, walang Diyos maliban kay Allah. Sabi ng uling propeta, garantiya, hawak niya na ang susi ng paraiso. So ito yung kagaangan pa rin sa Islam, sa mga tao na naghahanap ng kanyang kaligtasan, na naghahangad na makapasok sa paraiso. Sa Islam, sabi ng uling propeta, ang Islam patatawarin ang kanyang kasalanan. Ang Islam ipapasok ang tao sa paraiso. Dahil lahat ng gawa, lahat ng pagsamba na inutos ni Allah sa pananampalatayang Islam ay kapatawaran sa kasalanan ng tao. At yan ang isang dahilan upang ang tao makapasok sa paraiso na ang kanyang kasalanan ay mapatawad dito pa lamang sa mundo. Okay? At bilang panghuli, ang maniwala tayo sa araw ng paghuhukom at bago dumating ito ay ang araw ng ating kamatayan. So lahat tayo naniniwala na merong nakatakda sa ating kamatayan. Pero walang nakakaalam kung kailan, walang nakakaalam kung saan, walang nakakaalam anong klaseng kamatayan ang sasapitin natin. Darating ang kamatayan, ayon sa itinakda, kalooban, kautusan ng Diyos na lumikha sa atin. Tama po? Kaya sino man na naghahangad ng kanyang ang kaligtasan, bago dumating pa lang ang kamatayan, ang Islam nag-aanyaya na sa atin. Ano yun? Hawakan natin ang susi. Ano ang susi? Ang maniwala tayo na merong lumikha sa paraiso. At kung sinong lumikha sa paraiso, siya rin ang lumikha sa atin. Na merong nagmamay-ari ng paraiso, at kung sinong nagmamay-ari ng paraiso, siya rin ang nagmamay-ari sa atin. Tama? Kaya bago dumating sa atin ang kamatayan, ngayon pa lamang, sanayan po natin. Kasi marami po tayong nasasaksihan. Marami tayong nakikita mga tao na sa bingit ng kamatayan. Ah, sa oras na ang kanilang kaluluwa lumalabas sa kanilang lalamunan, nakikita natin, maaari kayo man, nakasaksi na kayo kung paano isang tao nalalagutan ng hininga. Tama? Anong sabi ng huling propeta? Pag ang tao, bago inabutan ng kamatayan, ang kanyang huling sinabi, walang Diyos maliban kay Allah, ang tunay na nag-iisang Diyos, hawak niya na ang susi ng paraiso. Okay? Kasi sa mga nasaksihan natin, marami ang mga tao na inabutan ng kamatayan, ano ang kanilang huling salita? Ano ang kanilang huling sinabi?
Meron akong nakita, ang huli niyang sinabi, pitak ako. So hindi yan ang susi ng paraiso. Ah? Yung iba sabi niya, asawa ko. Hindi yan ang magpapasok sa iyo sa kanya, sa iyo sa paraiso. Tama? Ang magpapasok sa iyo sa paraiso, ang makilala mo ang may-ari ng paraiso. Kaya pag sinabi mo, walang Diyos maliban kay Allah, sinasaksihan mo, si Allah ang may-ari, ang imika ng paraiso. Na siya rin may-ari at imika sa iyo. Okay? Kaya ito ang Islam, ang liyon ng mga propeta, ang liyon ng mga unang tao, ang liyon ng ating mga ninuno, ang iyong liyon nung ikaw ay naging tao, 4 na buwan sa loob ng tiyan ng iyong ina. Ang tao sa ika-4 na buwan, habang nasa loob siya ng tiyan ng kanyang ina, hinihinga sa kanya ang kanyang kaluluwa at doon siya naging tao. Sa pananampalatayang Islam, sa pagkakalikha sa tao, tayo ay meron ng pagsunod sa pamamaraan ng Diyos, sa kautusan ng Diyos. Kaya tinawag niya ang mga bagay na merong pagsunod sa kanyang utos, paglayo sa kanyang ibinawal, ang tawag sa kanila Muslim. Kaya sa pananampalatayang Islam, itinuturo na ang lahat ng tao sa kapanganakan, tayong lahat ay Muslim sa pagkakalikha. Okay? Kaya ibig sabihin, yung mga brothers natin dito, nung ikaw ay pinanganak, sabi ng Islam, sabi ng Quran, ikaw ay Muslim. Okay? Pero kukonfirma ko na rin, sino dito, nung pinanganak, Kristiyano siya? Nung paglabas niya sa nanay niya, Kristiyano na siya? Sino dito? Sino sa harapan ko dito, mga bisita natin, na nung inilabas ka sa iyong, ng iyong ina, ikaw ay Kristiyano na? Taas lang ang kamay. Pag malaki niyo kung meron, nang ibig sabihin, nung paglabas mo sa nanay mo, Kristiyano ka na? Ha? Nung ka ba naging Kristiyano, paglabas mo sa nanay mo? Hindi. So ang tanong, kailan ka naging Kristiyano? Yun. Tinala ka sa isang lugar. Di ba? Simbahan man, chapel man. Tapos, doon ka binuhusan ng tubig sa ulo. Okay? Ng pari man, ministro man, pastor man. At nung oras na yun, yung nagbubuhos ng tubig sa iyo, anong sinasabi niya? Sa araw na ito, ikaw ay ganap na. So, nung ka naging Kristiyano, nung binuhusan ka ng tubig, eh ano ka nung nasa bahay ka? Ano ka nung nasa sakyang ka, papunta doon? Ano ka kung hindi ka nabinyagan? So, ano tawag sa iyo kung hindi ka nabinyagan? Ha? Ano sabi ng Islam? Ano na sabi ng Quran? Ikaw ay isang Muslim. So, kung ikaw ay Muslim, anong reliyon mo? Islam. Pero dahil napalitan ang iyong reliyon ng iyong mga magulang, so ngayon, yayakap ka sa Islam. So pag ikaw ay yumakap sa Islam, ikaw ay mabibilang sa malaking porsyento ng mga bilang ng Muslim, ang tawag sa kanila, balik Islam. So narinig nyo na ang katagang balik Islam? Na ibig sabihin, babalikan natin ang dating nating reliyon, ang Islam. Okay? So paano ba bumalik sa Islam? Ang pagbabalik Islam ay pagbabalik sa dating mong reliyon. Okay? At pag bumalik ka sa liyong Islam, babalikan mo ang mga utos sa iyo at lalayuan mo ang mga ibinawal sa iyo. Okay? At ikaw ay tatawaging Muslim. Okay? So ito po yung aming paanyaya sa inyo na kung wala kayong paraan para makapasok sa paraiso, so ang Islam nag-iimbita, nag-aanyaya sa inyo. Sa madali ang pamamaraan, maniwala ka lang, isa lang ang Diyos. Sino siya? Si Allah. Paniwalaan mo lahat ng mga propeta. Kung naniniwala ka sa lahat ng mga propeta, panindigan mo. Paano? Tanggapin mo si Muhammad ang huli sa kanila. Okay? Dahil ang sino man tumanggap kay Muhammad bilang huling propeta, kinumpleto mo na ang iyong pananampalataya. Ang tawag doon, Islam. Okay? At sa oras na ito, mag-iiwalay po tayo dahil sisigaw ang hudyat na magsisimula na ang oras ng pagdarasal. So bago dumating yung oras na yun, mag-iiwalay po tayo na hawak po natin ang susi ng paraiso, ang ating kaligtasan. Okay? Sa araw ng paghuhukom, hindi ko kami tatanungin ang mga Muslim na sa paligid nyo, hindi kami tatanungin kung nag-Muslim kayo. Ang itatanong sa amin sa araw ng paghuhukom, kung naiparating ba namin sa inyo ang mensahe ng Islam. Ano ang mensahe ng Islam? Isa lang ang Diyos. Sino yun? Yung lumika sa atin. Siya ang tawagin nating Panginoon. Sino siya? By name? Siya, si Allah. Yan ang unang mensahe. Ano ang pangalawang mensahe? Paniwalaan mo lahat ng mga propeta. Paano patutunayan? Tanggapin mo ang huling propeta. Sino siya? Si Muhammad.
Okay? At inshallah, ito yung ating huling bigkasin bago dumating sa atin ang nakatakda nating kamatayan. Sa Islam, ang bawat segundo ay paglapit natin sa hukay. Okay? So sa oras na ito, imbitahin ko sa kanya na umabot ang mensahe. Taas lang natin yung kanang ituturo. Taas ang kanang ituturo. Umabot ang mensahe. Sabihin natin ang kataga, ako ay sumasaksi. Walang Diyos maliban kay Allah. Ang tunay at nag-iisang Diyos. At ako ay sumasaksi si Muhammad, ang huling propeta ni Allah. Okay, ang katumbas po sa lengguwaheng Arabi, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Okay. So, intayin lang po natin matapos yung sigaw. Ibigay ko lang sa inyo ang kahulugan. Ang sinasabi ngayon,